you again, Morgana. What can I do for you this time? I need to talk to you about Lynette. And why is that? Dahil alam kong magkaribal kayo ni Lynette kay RJ. Huh? Wala akong gusto kay RJ. Well, your actions speak otherwise. Let me help you out. Magkakaroon ng dinner date si Lynette at RJ and you don't want that to happen. Morgana, gusto kong matuloy ang dinner na sinasabi mo. After all, ako ang nag-invite kay RJ and Lynette. What? Akala ko wala nang diferensya yung utak mo. Why would you invite ang karibal mo sa dinner? Hindi ko karibal si Lynette. Ang bait nung tao. In fact, I wanna be friends with her. Hindi mo kilala si Lynette. Traidor yun. Kunwari lang mabait, pero inaagawan ka na pala ng asawa katulad ng ginawa niya sa kapatid kong si Moira. Kaya kung ayaw mong maagawan, dapat ngayon pa lang pinapakita mo kay Lynette na hindi ka dapat niyang binabangga. Let me help you out. Invite me to your dinner and I will show you. Talaga, Morgana? Gagawin mo para sa akin yan? But of course! Claire, you are so much better than Lynette. And I want RJ to end up with you rather than her. Thank you so much, Morgana. Very well. I will invite you to the dinner. Hindi ka magsisisi. I'm gonna make sure that this dinner, Lynette will never forget. In fact, kahit sa panaginip niya, hinding-hindi na niya magugustuhang lapitan pa si RJ. Trust me on this. I'll see you. Lynette, sigurado ako na bagay sa itong eyeliner tsaka itong blush on na binili ko. Sigurado ako pag nilikig sa'yo, putok ka dito, Lynette. Oo, oh, 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 Tita Lynette, siguradong ang ganda-ganda mo mamaya. Oo, oh, wow. Sabi ko kanino pa nga ba magmamana yan? Eh, di syempre kay Chang Susan niya. Kanino pa nga ba? Si Annalyn. Oh, anak. Hindi ka pa ba nakapaghahanda? Abay, di ba meron kayong dinner mamaya? Yun na nga po eh. May sasabihin po ako sa'yo, Nay. Ano yun? Pinapa-duty po kasi ako ng chief risk ko eh. Wala daw po kasi ibang mag-duty. Kaya, kayo na lang po muna eh pumunta doon sa dinner. Ano? Naku, anak! Kung hindi ka pupunta, hindi na lang ako pupunta. Ayoko! Nay, sige na. Pumunta ka na po. Iti-text ko na lang po si tatay. Tsaka nakakahiya naman po kay Miss Claire kung pareho tayong wala doon. Lynette, pwede ba? Sumama ka na! Oo nga, Tita Lynette. Alam mo, Lynette, pag hindi ka pumunta, iisipin ni Claire, affected ka kasi siya yung ex. Tama. Sige po ah, balik na po ako. Sige, mag-enjoy po kayo. Sige ah. Ano? Affected? RJ! Claire. You made it. Sabi ko naman, dadating ako, di ba? Eh, kasi akala ko gaganti ka eh. Gaganti? Bakit? Eh, kasi di ba, the last time we had date, hindi ako sumipot. That was a long time ago, Claire. Mga bata pa tayo nun. So, you forgive me? It depends. Depends? On what? Kung masarap ang pagkain dito. Why don't we find out? Let's order. Thank
Thank you. Order na tayo? Hindi ba natin hintayin si Lynette at saka si Annalyn? Oh, maybe they're on the way na. Why don't we order food para may pagkain na pagdating nila? Maselan ba sa pagkain si Annalyn? Maselan? Nako, mapapalaban ka dyan sa anak ko. Itataka nga ako eh. Ang lakas kumain, pero hindi naman tumatangkad. Ikaw talaga. RJ, how do I look? Magugustuhan kaya sa ni Annalyn and Lynette? As usual, maganda ka. Ikaw din naman eh. You look so... basta, I'm lost for words. Ganun ka kapog. RJ, do you remember when we took the ferry from Bacolod to Iloilo? Yung munti ka na mahulog sa tubig. Eh kasi naman, you told me to wear slippers. Eh, ang tigas na ang ulo ko, di ba? Na na-wear heels. Ayun, tuloy, nadulas ako. Nadulas lang ba? Parang iba ang naalala ko. Oh my God! Okay na! Nakabuka ka na in front of other passengers. Woo! Nakakaya! But I learned my lesson. Comfort before fashion. Tagal na since the last time na tumawa ako ng ganito. Nakakamiss? Nakakamiss to. Nakakamiss ka, RJ.